a good morning. Another day, another activity. Papunta ako ngayon sa Baseco compound sa Tondo para bisitahin naman yung aming mga sponsored kids sa Nourishing program namin. With the help of my friends, yung mga donors, at pati yung part ng income namin sa business, nag-feed kami ng mga bata, lalo na dun sa mga squatters area na talagang nangangailangan ng tulong. So, marami na kami sponsors na nakilala ko lang sa Facebook, nagko-connect sila sa akin. Tapos meron kaming community, yung group ng mga entrepreneurs, yung One Team Global, yung SME community, yung iba pang mga friends, relatives, so yung mga donors nga. So, we started with this program nung last June lang para dito sa kids ng Baseco. Bali, feed namin sila for 6 months, so matatapos yun sa December. Ang purpose noon ay para mawala yung malnourishment nila. Tinetest yung mga bata, dinideworm sila. Ang partner namin na foundation sa Manila is yung the Bless the Children Foundation. Actually, officer din ako doon. So, isa to sa CSR ng company namin with the help of our friends para makatulong din naman. Parang balik lang kung ano man yung biyayang natatanggap namin kay God, ibinabalik namin sa mga kids. Mamaya makikita nyo sila. Malapit lang yon, siguro mga around 30 to 35 minutes na drive lang yon. So later, I'll see you again. Medyo traffic naman ha, kaya try ko muna na explain pa sa inyo kung ano ba tong program na to. Nagsimula kami nito 2016, unay kami nga magkakaibigan na gusto lang namin na makatulong sa mga bata. So 2016 nagsimula kami sa actually yung unang-una namin yung Baseco compound din. Ilang beses na kami bumabalik dyan sa area na yan. From 2016 until now, marami na kaming mga areas na na-sponsor. Nakarating na kami sa Rodriguez Rizal, sa Tondo, yan ang pinakamarami namin na-sponsor, sa Las Piñas, sa kahit sa Alabang area na marami squatters area. Napuntahan na rin namin yan. Pinifeed sila for 6 months. Tapos yung pagkain nila may kasamang vitamin yon, yung vitamin, it's really a nutritious food na nakaka-develop ng mind, body. Tapos sabi ko nga, malnourishment na nawawala rin. So happy kami sa ginagawa namin. As of today, we already sponsored more than 10,000 kids. Marami na yan na open kami na pakainin sila. Lalo na yung Bless the Children Foundation, napakalaking bagay ng ginagawa nila, no? Maliban sa pagpapakain sa mga kids, meron din silang mga scholarships, nagpapaaral sila ng mga bata. Dun, yung hindi lang ako pupunta sa mismong office ngayon kasi pupunta ako mismo sa feeding site. So kung makikita nyo yung office nila, marami dun, parang ilang floors yun. Meron dun mga tutorial area, kahit yung mga parents at nagte-training ako, nag-conduct na ako ng training doon, yung entrepreneurial training. Tinuruan ko yung mga parents kung paano magkaroon ng sarili nilang business. Kasi, di ba, pakainin natin yung mga bata for 6 months, tuloy-tuloy yan. Pero kapag binalik natin sila sa mga magulang nila, kung wala rin naman silang pinagkakakitaan, bali wala rin yung ginawa natin. So, it's really the totality ng advocacy. Feed the hungry, tapos teach the parents how to earn extra income. So, ganun, kahit na anong business, tinuturo sa mga parents. Pag nagpunta ka nga dun sa office mismo ng foundation, sa Bless the Children Foundation, headed by Miss Eunice Cheng-Chua, makikita mo na ang dami dun mga activities, marami dun makina, pagtahi ng mga damit, ng mga bags. Actually, may partner na sa Canada dun, dinadala yung mga bags na ginagawa ng mga parents. Tapos yung mga bags na nabebenta, yun yung ginagamit para naman pang tulong sa pag-aaral ng mga bata. So marami nang natutulungan tong foundation na to. Sa totoo lang, pag nandun ako, iba yung feeling. Masaya talaga. Kasi iba yung pakiramdam, napaka-pure. Makikita mo yung mga bata, hiniyayakap ka, nagpapasalamat sa'yo. Yung simple joy, pero
alam mo yung binibigyan mo sila ng pag-asa. Alam mo na sa mga susunod na mga pagkakataon, lagi ko nga sinasabi sa kanila. Kasi ako rin naman, galing din ako sa Tondo, sa squatters area ako lumaki. So, alam ko yun, kung ano yung pakiramdam ng kulang. Kung ano yung pakiramdam ng minsan sa isang araw, dalawang beses lang kayo kakain, sa gabi tinapay na lang. So, kaya ang naisip ko na total, sabi ko kahit naman papano, meron ng naipon. So kung meron ng pinagkakitaan, so sinabi ko, yun, nung nalaman ko yung iba kong mga friends na ginagawa rin, nagsama-sama kami. Kaya malaking bagay din eh. Kasi it's a ripple effect, lagi ko nga sinasabi, a simple act of caring creates an endless ripple. Gumawa ka, pag nakita ng mga taong maganda yung ginagawa mo, susuporta sila. Lalo ng mga Pinoy. Ang mga Pinoy, ang galing. Madali sila magtiwala. So kailangan lang nila tamang tao para magawa yung ganitong klaseng advocacy. Yung iba na pag may nag-announce lang ako sa Facebook na meron kaming feeding program, yung iba automatic na nagpapadala na kaagad sila ng pera. Ika-credit sa bank account ko o kaya naman sa Western Union, Cebuana, kung anumang facility na meron. So sa kanila nakatatak na yon. Meron namang iba na mga donors, sasabihan ako niya na, Roland, basta ako kapag may activity kayo, automatic sama mo na ako. So nag-i-sponsor na siya ng isang kid, dalawang kids, three kids, yung iba 4, 5, 10 kids. So dito sa Baseco compound, we have 200 kids. Kaya yun, tuloy-tuloy yun, 5 times a week yan ha. Pinifeed sila 5 times a week. Tapos ang maganda doon, pati yung value formation, meron pumupunta doon ng mga teachers para turuan sila. Para alam mo yun, kaya ano nga, nakita mo sila sa simula, mga unruly pa yan, matitigas ang ulo, hindi sumusunod. Pero habang tumatagal mo sila nakikita, nagbabago na yung attitude ng mga bata na to. So malaking bagay, malaking na itutulong kapag meron silang inaasahan na handang tumulong sa kanila. So I encourage everybody to do a simple act of caring. Yung simpleng tulong lang, pero yung lasting. Minsan nakakita tayo ng pulibo sa daan, binibigyan natin sila, pero alam natin na it's not really enough. So I recommend na makipag-partner kayo dun sa mga tao na talagang ginagawa siya ng tuloy-tuloy. Yun talagang makikita natin na magkakaroon ng future yung bata. Yun, sa Bless the Children Foundation, sa dami ng mga natulungan, meron na silang mga napapatapos na mga ng pag-aaral. Meron nang kumuha ng accounting, management, iba-ibang courses na napatapos na nila. So, tulong-tulong lang. Pinoy tayo. Ang mga Pinoy, likas na matulingin yan. Ang kailangan lang talaga natin, magkaroon ng magandang vehicle para gawin yung pagtulong. So mamaya ulit, medyo maluwag na yung daan. Bye. Nandito na ako sa Coastal Road. Yan yung PITX, yung mga buses na pumupunta ng mga provinces. Kung titignan nyo, di ba parang develop na ang Pilipinas. Ang ganda ng mga structures. Maganda na yung mga ginagawang mga projects para sa na nagagamit naman natin. Pero yun na nga, minsan marirealize mo hanggang saan pa nga ba ang kailangan gawin ng bawat isa. Hindi lang gobyerno, gano'n na, given na yan, daming corrupt, daming magnanakaw, konting pera, imbis na ibigay sa taong bayan, ninanakaw pa nila. Pero it's another issue yan, we can discuss later. Pero kung titignan nyo nga dito sa papunta na ako ng bandang Rojas Boulevard, ang gaganda na ng mga structures. Nandyan yung mga buildings na malalaki, mga hotels na malalaki, mga casino. Pero yun na nga, malapit dito meron din malaking squatters area. Yun na nga yung Baseco compound, sa likod siya ng Manila Hotel. Dadaan muna ako ng Luneta and then Manila Hotel, and then papasok ako sa ilalim ng tulay papunta ng Baseco compound sa gilid ng Pasig River sa harapan ng Manila Bay. Sa Manila Bay sila nakatayo ng mga bahay-bahay nila, puro mga shanties, mga pinagtagpitagpin mga bubong. Mamaya makikita nyo ulit. So ito, pinapakita ko lang muna sa inyo yung area na to na talaga namang parang
develop na yung bansa natin. Tapos sa kabilang side lang, nandun naman yung mga depressed areas na marami talagang mga mahihirap na hindi nga makakain ng tatlong beses sa isang araw, hindi sila nakakaaral. So, malaking talagang obligation. Pero kung lahat ng tao magkakaroon ng kahit na papaan na gumawa ng paraan para masolusyonan ang problema na yan, tingin ko naman hindi pa walang kwenta ang Pilipinas. May pag-asa pa tayo, basta magtulungan lang. Sana lang ah, balik na naman tayo dun. Sana sa next election, makapagboto tayo ng mga magagaling na politicians na hindi na magsiserve sa tao at hindi sila ang pagsiservan at hindi sila yung mangungurap. Hirap din ano kung isipin, meron pa bang ganun? Sana, magpagdasal natin na sana nga wala nang magkaroon pa ng mga taong katulad nila Bico Soto. Meron pa sanang mga batang politicians na pumasok para maging maayos yung bansa natin. Ayan, nandito yung mga magagandang hotels. Puro bago yung mga hotels na nandyan. Ayan. So, kung titignan nyo, diba? Parang develop na ang Pinas. Pero, yun. Madidisappoint ka lang kapag nakita mo yung totoong parte naman, yung isang side ng Manila na talagang nakakaawa. So, yan, later on, pakita ko sa inyo, ito yung side na maganda. Yan, Hyatt Regency, Nobu, magkakadikit yung mga magagandang hotels dito, puro casino yan. So, tapos sa kabilang side lang, nandiyo na yung mga squatters area. Okay, maya ulit. Andito na ako sa Luneta area. Malapit na ako sa pupuntahan, na yun yung Manila Hotel. Andito yung kay Jose Rizal na statue, yung monument niya dito sa area na to. So, ito yung Luneta area. So, magagandang mga structures. Ayan si Rizal. Ang gaganda ng mga structures dito, di ba? Pero yun na nga, as I told you earlier, yan yung Quirino Grandstand. Ayun yung Manila Hotel, yung historic Manila Hotel. Yan. Yung historic Manila Hotel. Pero yun na nga, magaganda mga structures, pero sa likod niyan, nandun yung isang area na parang napabayaan na. Depressed area talaga. Maraming mga pagkakataon. Kwento ko nga pala yung una naming punta dyan. Dun sa likod kami, dun sa mismo sa Manila Bay, sa gilid, nandun mga bahay nila. Tapos lahat ng basura, kasi nag-low tide, lahat ng basura na iwan dun sa mga bahay-bahay nila na dun sa daanan, yung iba pumasok sa loob. So parang nung time na yon nag-feed kami, parang sabi ko sa sarili ko, parang ang liit ng kaya namin gawin, ang laki ng problema dito sa Baseco compound. Pero mo tuwing bumabagyo, tuwing umuulan lang mag high tide, lahat ng mga basura papasok sa kanila, sa bahay nila, sa dinadaanan nila. So hindi siya talaga ano, yung environment na dapat natirahan. So, yun. Kaya sabi ko nga, nung time na yun, for a week, talagang nararamdam, napapanaginipan ko yun na nadidepress ako, na nangyari yun. So, yun. Sana lang nga, lalo na yung gobyerno ng Manila, may gawin sila para dito. Sige. Next ulit, pag nandun ako sa area. Ito na yung daan papasok sa... Actually, nasa loob na ako ng Baseco compound. Pero nandun pa sa kaloob-looban, dun mismo sa harapan ng Manila Bay area, yung ginagawa ng feeding program. Meron dun isang White House ang tawag nila, kung saan ginagawa yung feeding program. So, dun ako papunta ngayon. Kung mapapansin nyo, masikip na tong lugar na to. Ano rito, nasa gilid na ng yung mga squatters. Ayan, makikita nyo dyan sa dinadaanan ko.
mga bahay nila, shanties lang, mga trapal. Ito na, nandito na tayo sa gilid ng Pasig River. Dito yung Pasig River, sa harapan nun, nandoon naman yung Manila Bay na. So, yan, ayan yung Pasig River. Tingnan nyo, puro basura. Hanggang makarating na tayo dun sa area ng Manila Bay, nandoon yung feeding area. Yan, yung mga bata rito nakakalat sa kali, eh, wala man lang face mask. Pero sabi nga, parang immune daw sila eh. Immune yun dito eh, kukunti. O halos wala nagkaka-COVID sa area. Siguro na dahil lahat na ng virus na encounter na nila, kaya baliwala na ang COVID sa kanila. Minsan yata talaga, kailangan medyo hindi ka masyadong malinis eh, para hindi ka madaling kapitan ng virus. Nakakatawa, pero parang sa kanila, totoo yun eh. Na ganun yung bibihira ang may COVID or wala, halos COVID na nababalita sa lugar na to dahil na yun. Siguro dahil nga immune na sila. So, nandun pa sa bandang dulo yung feeding area. Ko alam, baka nag-start na sila dahil late na, medyo matraffic papunta rito pala. Akala ko walang traffic dahil konti pa lang ang nagbabiyahe, marami na rin pa lang nagbibiyahe. Sige, later ulit. Nandito na ako sa Baseco compound. Nag-start na kami. Bali, binibrief na yung mga parents. Later, nandito na rin yung mga kids para sa feeding nila. So, nandito si Eunice Cheng-Chua. Sila yung mga kids naman dito. Involved naman sila sa ibang program. Pero maglagay na lang tayo ng table. Para maganda yun. Maglagay na lang. Community garden sila. At saka sa Rotaract Club of Manila Metro kami. Rotaract of Manila Metro. Tapos Sustainable Gardener Beach. So, magkakaroon dito ng Urban Gardening. So, ganito yung program ng Blessed Children Foundation. Talagang totality. Hindi pa tayo. Hello po. Ito ah. Magsayo kayo. Hello po. Ako si Derique Casio from the Rotaract Club of Manila Metro and I'm the Transformational President. And the founder of the Sustainable Gardener, where I promote gardening in a smart and eco-friendly way. Tapos it, meron pa isa pa. Nakuha namin yung contact sa Bless the Children originally to have an education-based program to help online learning. And we still plan to do it, pero ongoing pa rin siya. Pero one of the avenues of service na nakita rin namin is having a community garden. Which luckily the Rotaract Club of Manila Metro partnered with Dave and then found the network and then had a funding source for this. So hopefully magawa natin to. And yes, excited rin po sa tulong ng Blessed Children. And you, what do you want to say? So look at them, they are still kids. Actually, they are still kids, but they already have this advocacy to help people. Kaya nakakatuwa, kasi yun lang talaga eh, ripple effect yan eh. Someone is interested to do something good, may mga susunod yan. Katulad din yan, nung dating feeding program namin, we started here. Marami na kami, more than 10,000 na sponsor na yun. So, ripple effect yan. Kapag nakikita na kumikilos ka na maganda, maraming tutulong sa'yo to be successful. So ngayon, eto na, pumipila na yung mga bata para naman mag-start yung feeding. Tapos na yung breeding nila para naman sa urban garden. So, ganun yun. Kahit na yung area, ganito. Pero maraming pumupunta para tumulong. So, later, makita ko yung sa feeding. Bye. This is me, Eunice Cheng-Chua. The head of our foundation, yung Blessed Children Foundation. Eto, sobrang sipag na itong tao. Ito, grabe. Ako, ano lang. Katiting lang nagagawa ko eh, pero ito talaga sobrang sipag nito. Kaya magandang partner. Kaya kung gusto niyo ng ka-partner to nourish the kids or to help the kids, maging scholars or kung ano man ang pwede niyong matulong, kayo yung tama. Best of Children Foundation. Connect lang kayo sa akin sa YouTube kung paano sila mamili. Okay? Bye. Nag-give na sila ng food sa mga bata. Ayan yung mga kids, nakapila na. I'm going to go to the
So, yung pagkain na yan, may kasama yan ng vitamin. Complete nutrition yun para na lahat ng klase ng vitamins nakakain na ng mga fish. Habang tumatagal, lumalakas sila kumain. Kahit na gulay yan or kung ano man ang kasama niyan, pwedeng isama yung vitamin. Ayan. Oo, sailing. Pinapalakas ang immune system nila. Wala ka para dito? Oo. Dinidevelop yung mind nila. Yung body nila, dinidevelop din. So, totality yan. Hindi lang ito basta pagkain. Kompleto yan. Na talagang ang mga bata makaka-experience ng pagbabago sa katawan nila. Hi daw kayo. Hi. Hi. Hi ka daw. Hi. Hello. So, yung ibang mga kids. Hi kids. Hi. Hello. Masarap ba? Masarap? Ha? Nauubos niya yan? So, nakapila pa yung iba. Meron din mga sinasama na ng mga ano, ng mga lola. Kasi yun nga, sabi nga namin sa inyo, complete vitamin. Kaya pati matatanda, okay lang na kumain sila. Okay lang. Dito, no? Hindi kasi nga, hindi yun na sila. E kaya lang, hindi natin na lang. Meron siya ka na... Meron kahit sa bakit, bakit hindi lang meron? Hindi ako hindi pala. Meron pangalan mo, Aguilar? Aguilar, ano? Apat? Tingnan niyo naman yung mga kaldero. Ang lalaki ng mga kaldero na yun. Yung mga parents niya, napatutuwa kami dahil yung mga volunteer na parents. At saka yung Left the Children Foundation. Tapos talaga, nandito sila palagi sa support. Dalawang ulam. Yan. Yung mahaba ang pila. Ayun, may ID sila. Pinapakita yung ID para sigurado na lahat ng bata kaya yun yung kasama sa program para continue sila na isipin for 6 months. I'll take pictures naman mo. Later ulit. Tapos na kami sa feeding. Pauwi na. So, babalik na lang kami ulit dito. Maybe in the next few days again to bring supplies. Araw-araw to, like I told you, 5 times a week. 5 times a week for 6 months. So, matatapos sila by December. So, if you want to help, we are just connect to me. I'll show you how. And then, nakita nyo naman kanina, no? May patong bagong kasali ng mga bata, ng mga graduate ng Lasal, pero they are involved sa feeding program. O meron silang urban gardening na ipinopropose dito, tapos magbibigay din sila ng free internet for the kids para dun sa homeschooling. So marami talagang gustong tumulong. Marami talaga na mga Pinoy na handang tumulong. Kahit sila, mga bata na yun, mga galing sa mayamang pamilya, pero andyan sila. By the way, this is Pasig River. Pinagawa na ni Isko tong lugar na to. Dati, naku, kung makita nyo to, sobrang hindi siya maganda. So, that's all for now. Please subscribe to my YouTube channel. Like, share my videos, and please comment na rin. And invite your friends to watch me on YouTube. Thank you. Bye.